Finally, okay na yung aking pananim. Oh, ayan, nabuhay na sila. Ayan, oh. Kakatinim ko lang nung, ano, nung isang araw. So, kailangan talaga tag-iisa lang yung ating mga tinatanim na kamote. Ayan, oh. Mayroon akong ano dito. Ito, oregano ito. Para sa ubo, mga sipon. Ayan. Ito, hugasan mo lang siya ng maayos. Yung dahon. Tapos, i-drain mo siya, pipigain. Kunin mo yung katas, inumin mo siya. Pero yun lang, medyo mapait. Tsaka yung alukbati ko, nilagyan ko ng ganyan. Oh. Para maayos yung kanyang paglaki. Itong malunggay ko, ayan, na ano, hindi ko alam kung mabubuhay ito, pero parang mabubuhay naman. Dito kasi sa taas, medyo ano siya. Parang na natuyo na siya, oh. So, tanggalin natin. Pero ito buhay pa dito sa baba. So, ito yung alukbati ko. Ayan, oh, umakyat na siya. Tag-iisa lang talaga nilagay kong kamote, oh. Kasi nung nagtanim ako, pero crowded siya, hindi pala maganda. Kasi hindi siya makahinga siguro, hindi siya makapag-spread. So, kailangan tag-iisang tangkay lang ang itatanim mo para lumago sila. So, ayan nga mga kalisen. So, doon naman, ayun yung mga tanim ko rin dito. Wala kasi akong ano, masyadong lupa. Wala akong lupang masyado. So, parang natutuyo siya. So, tignan natin yung ano dito. Meron akong malunggay. May malunggay ako dito na ano. Ayan, oh, ang dami ng ano. Oh, ang dami na. So, mayroon na akong pagkukuhanan ng malunggay. Ayan, oh, ang dami ng mga ano. Mga dahon. Wala, nakakatuwa naman sila kasi talagang kumapal na yung dahon. Parang nawala yung pagod kong nagtanim. Ayan, oh. Mayroon din akong ano dito, watering plant. Ito, oh. So, parang kumapal na sila. Ayan, yung watering plant ko. Hanggang doon, pa ganun, oh, hanggang doon. So, ayan mga kalisen, yung aking tanim, lalo na yung malunggay. Tuwang-tuwa ako yung malunggay ko dahil ang dami ng, ano, ang dami ng dahon. So, mga after 1 week pa yun. Mamimitas na ako ng kanyang dahon. So, ayan naman yung alaga ko si Bibo. Makulit siya. Bakit mo inaano yung ano, basahan? Huwag mong nilalaro yung basahan. Tignan, nangangati-ngati yung ano niya, yung balahibo niya. Naglalagas. Nangangati yung balat niya kasi. Yun na lang, pinabilhan ni Madam Gracilda ng sabon. So, papaliguan ko siya. Maya-maya. So, maligo ka na. Gusto mo nang maligo? Ha? Gusto mo nang maligo, Bibo? Kasi yung ano niya, yung buntot niya, nangangati siya. Sobrang sensitive itong aso na ito, mga kalisen. Kasi pag, hindi ko naman siya pinapakait ng malalansa, yung ano nga, gulay nga, inuhugasan ko nga bago ko siya pakainin. Tapos, nilalagyan ko na lang ng konting asin. Sobrang napaka-sensitive niya yun, eh. So, ayan mga kalisen, babalikan ko kayo, papaliguan ko lang siya.